ngayon mga giliw naming tagapakinig. Narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bagwis, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Pinasok na mga taong labas ang sibahan. Naglaban ang mga sundalo at wala nang nagawa ang mga taong labas. Kaya pinasok nila ang simbahan. Tinagol ni Pancino si Angel. At nang palabas na si Pancino, nahuli siya ng mga taong labas. Si Angel naman, nagpakita naman si Gabriel sa kanya. At sinabi na panahon na para gamitin niya ang espada ng kabutihan. At siya ay tinawag na Bagwis. At nagabi niya ang mga taong labas at mga kalaban. Ay, asan na si Anghel? Saan mo ba tinago? Anghel! Anghel! Eh, saan ka na? Nandito na po ako, Ninong. Padre? Eh, paano ka napunta dyan sa labas, ha, Angel? Eh, na kung bata ka, eh, paano pag nakita ka ng mga taong labas na lumusob sa simbahan? Kaya nga, tinago ka ni Ninong mo eh. Ito po yung pandibinsa ko, Padre. Aba, may kalabang yan. Oo nga, pangdepensa mo yan. Nako, baka matitano ka pa dyan. Akin na nga yan. Kung ano-anong hinahawakan mo, akin na. Alam mo ba, may taong may pagpag na tumulong sa atin dito? Ay, buti na lang. At tumulong siya. Eh, yung taong may pagpag? Oo. May taong may pagpag na nagligtas sa amin. At ang pangalang sinabi niya ay... Bigwas ata yun, Padre. Anong bigwas? Ikaw talaga, tumatanda ka na. Eh, Father. Father naman, mas matanda ka pa sa akin eh. Eh, naguhali ka na. Mag-aisa tayo ng mga gamit na natumba doon sa loob ng simbahan. Halina na kayo. Ipasok nyo na doon sa mga imahe. Dali ninyo! Patricio! Halika nga dito at mag-usap tayo. May sasabihin ako sa'yo. Yan. Paano kayo nakakuha ng mga yan, ha? Eh, madam. Yan yung mga imahe na yan. Eh, pinagbibili ng murang halaga. At, paano mo napapayag ang mga nagbibenta, ha? Eh, tinawaran ko ng mababang halaga lang, madam. Eh, alam mo naman ang kalidad ko. Kapag umaayaw, tumba. Maaasahan ka talaga, Patricio. Ano ba pag-uusapan mo na din, madam? Alam mo, gusto kong madagdagan ang mga koleksyon ko na mga imahen. Gusto kong makuha ang isang naghihimalang santo ko. Kaya gusto ko na kunin mo. Gusto kong makuha yun. Gusto kong makuha si San Miguel Arcangel at San Gabriel. Doon sa bayan ng Masilip. Ay, ang lagay ba naman eh? Magkano, madam? Oh, 30,000. Okay na ba yan? 30,000? Kuripot ka naman, madam. 30,000 lang. Wala bang dagdag yun, madam? Mahirap magnakaw ng ganyang klaseng santo. Nagre-reklamo ka pa. Dadagdagan o sige, ko. Dadagdagan ko. Pero... kailangan mapasa akin ang santo na yon. Naintindihan mo? Walang problema, madam. Basta mataas ang presyo. Obligado yan. Dagdagan ninyo.
dito sa loob ng simbahan na walang nakakakita. Oo. At dalian ninyo. Kulin nyo kaagad yung imahe na sinasabi ni Madam. Malaki ang bayan yan. Para makuha na natin yan. Sige na. Dalian ninyo. Nababas. Ayan na. Ano yan? Teka. Yung aso. Papayaan nyo lang yun. Aso lang yan. Tumataglong lang aso na yan. Pabayaan ninyo. Huwag nyo lang pansinin. Basta ang importante, makuha ang imahe na sinasabi ni Madam. Naiintindihan nyo ba? Ha? Yung espada. Yan. Yan, imahe na yan. Yan, kulin ninyo. Bilisan ninyo! Ito, ang bigat-bigat. Dahan-dahan lang, baka mabasag. Lagot tayo kay Madam yan eh. Alam mo naman ang gusto noon. Dapat walang basag. Ang mga imahin na gusto niya. Bakit kasi? Gustong-gusto niya ang imahin na koleksyon. Yun ang gusto niya eh. Kaya okay lang. Kasi nagbabayad naman siya sa mga kinukuha natin eh. Magbabayad siya ng malaki. Basta, madala lang natin sa kanya imahin na yan. Dugi, bakit ba tumatawal ka? May nakita ka ba? Sandali. Hinihila ko eh. Huwag mong ilahin yung mga paa ko. Yung pantalon ko bitaw, mapupulit yan eh. Teka, masama na ito ah. Parang may masamang nangyayari sa simbahan na. Teka, mas mabuti pa suri. Sundan ko na yung aso. Baka may nangyayari doon na hindi maganda. Oo nga. Susunod ako sa kanya. Ano bang nangyayari sa aso ito? Mapilit na sinusundan ko siya. Alam mo, nakita doon sa may simbahan. Padre, parang taon lang aso yun ah. At parang may mga tao sa labas. Teka, at titignan natin kung ano yun. Parang ang mga tao sa simbahan. Bakit tahol ng tahol ang aso? Sige, at titignan natin. Sige, at kinakabahan kasi ako. Ibang tahol ng aso, padre. Parang may tao talaga. Dalian natin, padre. At baka may mga taong nasa loob ng simbahan. Si Anghel kaya, nasaan siya? Ay nako, yung batang yun talaga, oh. Na asong to ah, tahol ng tahol ah. Dali ninyo, dali. Baka may ibang taong makakita sa inyo. Bilisan niyo. Hoy, anong ginagawa niyo dito? May pare. Yung pare, balilin ninyo, yung pare, balilin ninyo. Padre. May isa pa. Ayun, nakalakas. Halapin niyo, dali. Kailan makahanap ako ng pagtataguan ko. Binarin nila si pare. Pangahayob sila. Kapag nakita niyo, binuha pa nila ang imahe ni San Gabriel at San Miguel.
inakaw nila. Ayun, dito ako. Saan na kaya siya, Angel? Saan na kaya siya? Saan na ligtas siya? Alam ninyo, baka naman makakita sa atin. Nakita nyo ba yung taong nakakita sa pagbalil natin? Doon sa pare? Hindi ba? Pero alam po, nakalayo na yun sa takot, boss. Kung ngayon, sakay na. At baka naman makakita sa atin para maidilibo na natin kay madam ang imahe na yan. Kaya na! Talingin daw, mga kasama. Sakay na, bago may makakita sa atin. Dalin nyo! Father, Father, eh, may tama kayo. Eh, saan na kaya si Angel? Saan na kaya siya pumunta? Eh, Angel! Saan na kaya yung aso ni Angel? Eh, saan na kaya? Angel! Angel, nasaan ka? Angel! Mabuti naman. At nakuha nyo ang imahe na yan. Sa wakas, mapapasa akin na ang mahiwagang imahe na yan. Madam, paano naman yung pinangakulin nyo sa akin na dadagdagan nyo yung bayan? Huwag kang mag-alala kasi okay to. Oh, ito, ibibigay ko na sa'yo ang balansi ko sa'yo. Salamat, madam. Magandang serbisyo ninyo. Kaya, sinobrahan ko ang ibibigay ko sa inyo. Ayos! Ayos, mga kasama! Bakit dito ang asong yan? Paano napunta dito? Aba, ewan ko. Nakakaisubong tahol yan eh. Madam, dito na po. Oy, ingatan ninyo yan ha, baka mabasag. Pero ayaw ko nang sabit ha, tandaan nyo yan. Alam mo madam, halos mga antik eh, andito na. Ako lang nadala sa'yo. Oh, mayroon ba naging problema? Eh, wala nga. Wala na problema. Wala naman pala eh. Pero alam mo, kinakabahan ako. Ha? Baka may nakakita sa inyo. Madam, saan po namin nilalagay ito? Yung imahito? Doon sa harap ng lamesa. Ha, diyan. Ingatan nyo yan, ha? Ingatan nyo. Mahal ang binayad ko sa inyo. May isa pa. Ang isusunod ninyo, yung santo ninyo. Naiintindihan nyo? Apo, madam. Kunin ninyo ang santo ninyo. Opo, madam. Kapansito, wala ba lang ba kayong namukhaan kahit na isa?
Sino ang pumaslang kay Father? Ay, wala ho, sir. Kasi ho, napakabilis po ho ng pangyayari. Hindi po namin namughan. Nang makarinig ho ako ng putok, sumugod agad ako at nakita ko si Father na may tama ng baril at naghahandusay. Eh, sayang nga po eh. Nakakita lang ho ako eh, tiyak, makikilala ko yun sana kung makita ko. Eh, yun ang mahirap. Eh, wala man lang isa ang nakakita at tumistigo sa panig natin. Eh, alam ko na meron po, sir. Si Uhos. Ha? Sinong Uhos yan? Yung aso namin. Oho. Yun nga po ang pinagtataka po namin. Kung bakit po hanggang ngayon, wala pa si Uhos dito. Ha? Ninong? Yung aso natin, no? Si Uhos? Oo nga. Siya po yun. Si Uhos na yan. Parang may gusto siyang sabihin. Oho. Halika. At may tinuturo ang uso niyo. Uhos! Uhos! Ninong? Inihila po ako. Inihila yung pantalon ko. Bakit po kaya? Halika, sundan natin Uhos. Si Uhos. Saan tayo pupunta? Baka nga may alam siya sa mga nanloob dito kanina. Uhos, sandali! Oo, susunod ka namin. Sandali! Nung, sandali ho. Eh, pakikuha nga po yung supot ko. Ha? Eh, anong supot yan? Okay. Eh, yung supot po na may Espanya. Ano? Eh, aanhin mo naman yun. Eh, may kalawang na kaya yun. Eh, kailangan ko po yun, Ninong. Baka makatulong sa akin. Para pang-armas ko, kahit na kinakalawang na. Alam mo, boss? Pansin ko kanina, parang ano eh, parang misteryosa sa akin ang madam na yan. Mahilig sa imahen. Eh, di naman natatakot sa Diyos. Eh, ako rin eh. Nagtataka din ako. At parang ang mga mata niya eh, ang ibig sabihin eh, parang hindi man normal yung kinikilos. Ano kayang ginagawa niya sa mga imahen na nakukuha natin? Eh, boss, baka binibenta din niya sa ibang bansa. Ha? Pero, eh paano, pag nangailangan ulit siya ng mga imahen, eh, sana naman tayo kukuha. O di mababudget tayo, boss. Yan ang magiging problema natin. Eh, talagang tayo ang mamang problema. Eh, sasabit tayo doon sa paring laban lang din napatay. At sa taong yun, yung sakristan, yung na nakipagsabwatan sa atin. Oo nga, boss. Oh. Pero, anong problema nun? Kailangan na mawala sa landas natin ang sakristan na yon. Papatayin natin siya. Mapatay nga kaya nila si Anghel.
Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bagwis, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.